Manny Pacquiao, eh naku naman, huwag natin pag-usapan si Manny Pacquiao unless na gusto natin na magiging laughing stock ang ating bansa sa buong mundo. No? Na bawat pinag-uusapan ang Pilipinas, yung magtatawa ang mga pinuno, mga opisyal at mga mamamayan ng ibang bansa. Aba, baka si President Joe Biden mapatawa na lang sa Pilipinas. Ganito na ba talaga ang Pilipinas ngayon na isang bobo, isang tanga, naging pangulo pa ng Pilipinas? Hindi nga makapagsalita ng wastong English. Kapag may debate nga dyan sa Senado, kinakailangan niya pa ng coach. Ha? Pag hindi niya kaya si Ridon, hindi niya kaya si Pia Cayetano, hindi niya kaya kung sino-sino man dyan na nakikipag-debate siya. Tawag! Punta mo na siya doon sa kanyang corner. Ha? Hindi, walang time yun. Walang time yun. Kasi diba sa itaas ng ring, tatlong minuto yan, yung bawat round, at saka siya makakaupo doon sa corner at bubulong-bulungan siya ni Freddy Rowe. So, ito yung mali mo. Ito, gawin mo. Dito siya may kahinaan. Dito ka papasok. Yan, yung suntok ka. Pero, dito po sa debate sa Senado, habang nagsasalita yung kalaban, salita ka lang dyan, tapos pupunta mo na doon sa gilid, no? At yung mga kosya, ito senator, ito Google mo. Google. Ginugugol niya. Oh. Uy, ito pala sa Google. Oh. Yung mga bago mo sa akin, uy, sa Google, galing ni Google. ganon ba ang gusto natin? Na kapag may mga pagtitipon-tipon dyan ng mga world leaders, ay hindi lamang po interpreter ang kinakailangan niya, kundi may mga advisor niya na magpapaliwanag pa sa kanya. Kasi wala namang kwenta yung interpreter na ma-translate sa Tagalog yung mga salita dyan kung hindi pa rin niya maunawaan yun. Iba po yung translation, iba po yung comprehension. Kaya kapag na-translate sa kanya, nandiyan si Coco Pimentel, nandiyan si Ronald Monsaya, boss, ganito yun boss, ang ibig sabihin, ito boss, maganda boss, ito, no? Ganun ba? You know, tapos magsasalita. You know, ano yun? You know, Ronald, ano yun? You know, ay naku, laughing stock tayo dyan. Kilala pa naman ang Pilipinas na isang bansa na mataas po ang literacy rate. No? Na kahit mga tricycle driver, kahit yung mga nagtitinda dyan ng mga sariwang isda, gulay sa mga palengke natin, karne, no? Yung mga nasa bangketa dyan, marunong pa mag-Ingles kaysa kay Pacquiao. Meron nga po ako nababasa dito ng mga comment, sabi niya, yung bulakbol dito sa kanto namin, na third year high school, bulakbol yun, hindi pumapasok sa paaralan niya, pero mas magaling pa mag-Ingles kay Pacquiao. So is that the kind of leader that we want? Kaya ikaw, Madam Laney, hindi sana mahirap ito. Ha? Hindi ito mahirap na makapagawa ka ng desisyon kung talagang marunong ka.